Hello guys, so andito na naman ako para mabigay sa inyo ng kunting kalaman, tips para paano maiwasan na masira ang inyong mga ref. Ayun. Magbibigay ako sa inyo ng 8 kalaman para sa ref, kung ano, para maiwasan natin na hindi masira. So bali, una, huwag po tayo gumamit ng anumang matulis na bagay upang tanggalin ang nakadikit sa compartment ng evaporator ng freezer. So ayun guys, napaka-importante po yan. Kung mayroon po kayong tatanggalin at sobrang tigas po sa ano, huwag po niyong pirsahin at tanggalin ang matutulis na bagay. Kasi pag yan ay nabutas yung evaporator, ano, yung tubo, yung pipe, so yari na, sira talaga yan. So pag napasokan pa ng tubig yan, hindi nyo napatay yung ref nyo agad. Ayun, papasok yung tubig sa system. So, mahirap na po siyang gawin kasi contaminated na po yung buong system niya pag nakahit ng tubig yung compressor. So, yun guys, napaka-importante po yan. So, huwag niyo pong piyersahin na gumamit ng matutulis na bagay upang magtanggal ng laman ng inyong ref. So, number 2. Ito, napaka-importante ito. Gumamit ng transformer o 220 volts ang output upang consistent ang supply ng kuryente sa inyong ref. Ayan, kasi pag under volts po siya, so mahirapan po siya, lalo na kung halimbawa may mga cases po na malayo pong pinagkakuhaan natin ng supply, tapos yung ginamit na wire hindi pa tuma sa layo. So, nagkakaroon po tayo ng drop voltage. Kung 220 ang ano doon, siyempre, pagdating sa bahay nyo, 200 volts na lang. So, isa po sa dahilan kung bakit pwedeng masira yung compressor ng inyong ref. Kasi, siyempre, mahihirapan siya. Kailangan 220 volts talaga ang supply ng inyong mga ref. So, number 3, ito ay mas importante din to. Gumamit ng timer. Ayun, timer ang kailangan. Timer na time delay on para sa fluctuation ng kuryente. Kasi minsan guys, pumunta tayo sa ibang ano, nagtatrabaho tayo, walang naiwan sa bahay, tapos yung ref mo nakasaksak lang sa bahay, siyempre, iniwan mo lang dyan. So hindi natin mabubunot pag nag-fluctuate po. Minsan, nagpa-fluctuate po yung ano ng meral ko. So, tatlong beses pa. So, mahirap po yan. Yan yung napaka-delikado po sa ref natin na makakasira. Kasi, yung system po natin, yung ref po natin, pressurized po yan. Ngayon, pag nag-fluctuate siya, hindi pa nag-equalize yung pressure ng inyong ref, tapos umandar ulit, tapos namatay ulit dahil nag-fluctuate nga, umandar ulit. So, hindi pa nag-equalize yung pressure niya. Ang nangyayari, hard start po yan ang compressor. So, kung maririnig nyo yung metal strip ng ref ninyo, yung overload, so, maririnig nyo, talagang bumibigay po yan. Ngayon, kung paano kung hindi na bumigay, kung halimbawa na may problema na yung overload nyo, so, hindi niya na na-detect yung high current. So, mangyayari, masusunog yung compressor nyo. So, tipok siya. So, kailangan yung time delay on. So, ano kasi ng timer, halimbawa, dumating na yung, nakasit siya ng 30 minutes, halimbawa, umandar na yung supply ng kuryente. So, 30 minutes pa, kung nakasit siya ng 30 minutes bago siya mag-on, tatapusin yung 30 minutes kahit na may supply na ng kuryente. Pagdating ng 30 minutes, saka palang aandar yung ref ninyo. So, yun po yung advantage sa pag may time delay on. So number 4, iwasan ipisto sa mainit na lugar tulad sa lutuan. So kung malapit sa lutuan, huwag niyo na ipisto sa malapit sa lutuan ang inyong mga ref. Kasi ang ref po natin ay nag-transfer po ng init niyan. Ngayon kung malapit siya sa lutuan, mainit din yung pinagaanuhan niya, mainit din yung nahihigop niyang hangin o yung dumadaan sa kanya, hindi siya makapag-transfer ng maayos. So, ang tendency po niyan, hindi siya lalamig ng maayos o kaya magkakaproblema po yung unit ninyo. So, ayun guys.
So number 5, iwasan magbukas sara ng freezer. So ayun, importante din yan guys. Iwasan po natin magsara bukas ng inyong mga ref kasi yung surrounding po natin siyempre mainit po yan, di ba? Mainit. So yung hangin po pag pumasok sa ref ninyo, siyempre panibagong heat load po yan. So panibagong trabaho ng compressor. Aandar yung compressor ninyo para palamigin yung pumasok na hangin. So ayun guys, isa din yan sa ano, kung halimbawa abisado nyo naman yung laman ng yung ref, kailangan bago nyo buksan isipin nyo na kung ano yung kukuhain ninyo sa loob ng inyong ref. Ano ako, kailangan ko ng gulay, halimbawa lang gulay, tubig, kailangan ko na ilabas kasi gagamitin ko naman ang daspat. So ano na, isabay mo na pagkuha para isang bukasan lang. So doon pa lang makatipid agad kayo sa kuryente kasi siyempre naiwasan yung magsara bukas. So maiwasan din yung pag under ng compressor kasi kung lagi ka bukas ng inyong ref, siyempre yung yun nga, mainit yung paligid natin pag pumasok yung mainit na hangin, ano, bagong under naman ng ref, palalamigin niya. So ganun guys. So number 6 tayo. So sa number 6, ibasis ang setting ng temperature sa laman ng ref. Ayun guys, ibasis po ninyo yung ano, yung setting temperature ng thermostat sa loob ng ano, ng inyong ref, yung sa laman. Kasi kung hindi naman sensitibo talaga ang laman ng inyong ref, halimbawa gulay lang naman yung laman, tapos sa mismong compartment mismo ng evaporator wala naman ganun ka-sensitive na dapat talaga naka-set siya ng negative. So kung ganun, pwede nyo naman iset siya ng mataas lang, kung kailangan i-chiller lang kasi pan-chiller lang naman yung laman, tapos nagpalamig ko lang ng tubig, hindi mo kailangan talaga i-frozen o ano. So pwede mong taasan yung ano, yung setting. Hindi ano ha, ito baka hindi ka balikaran. Pag tinaasan mo, ibig sabihin temperature. Pag binabaan, so pababa, negative siya. So freezer po 'yan. So ang setting ng ano, ng ito, dagdag ko lang 'to. Ang setting temperature po ng freezer is 0 pababa. So ibig sabihin negative. Negative 0.1, 2, 3, basta pababa, negative 'yan. Ganon. So yung setting temperature ng chiller, pag chiller lang yan, standard po yan, is 1 to 5 Celsius. So between 1 to 5 Celsius lamang po pag chiller. So ganun po. Pag sinabing babaan, ibig sabihin, set mo ng panegative. Pag tinaasan mo, ibig sabihin, taas mo yung temperature. So pa-chiller siya, pataas. So laging tandaan, chiller, standard is 1, between 1 to 5 Celsius lamang po ang chiller. So pag pressure, pababa. Ayun, panegative. Okay, so number 8 na tayo. Linisin ang drain line ng inyong mga ref. Ayun guys, importante din yun, yung ano, yung paglinis ng drain ng inyong ref. Kasi pag hindi po ninyo nilinis ang drain ng inyong pressure, ang mangyayari po yan, yung condensable water niya, mag-overflow po yan sa loob. So pag doon na sa loob dumalo yung tubig, eh siyempre contaminated yung mga laman ng inyong mga ref. Unang-una, magkakaroon siya ng kalawang, kakalawangin po yan. So pag nakinalawang na, siyempre hindi na siya maganda tingnan. Kasi may kalawang na, masisira na, magugutas na yung compartment niya. Ayun. So linisin po natin yung drain line ng inyong mga ref. Kung mapapansin mo yan sa ilalim, mayroong pipe doon. So ngayon, kumuha lang naman kayo ng pwedeng sundot-sundot yung emergency ilalim, linisin ninyo. Huwag yung ano yun, kailangan malambot lamang yung panundot para matanggal yung lumot. O kaya kung wala, tumawag po kayo ng accredited na mag ano sa mga ref o technician para linisin po yung drain ng inyong mga ref. Ayun. So number 8, so panatilihing malinis ang likod
at ilalim ng ref. Ayun guys, napaka-importante po ito. Linisin po natin yung likod at ilalim ng ating mga ref. Kasi pag yan ay may mga natalsik-talsik dyan na mga pwedeng pagdapuan ng mga insekto at minatngat ang insulation ng wire, sigurado yan at dumikit sa ano, sa bakal o sa hiyero, basta kung anong pwedeng magiging conductor dyan, sigurado tipok yan, sunog yung ref ninyo, yung compressor, short circuit po yung dating yan. So yun guys, napaka-importante po yan kung i-apply nyo sa inyong gamit, sa inyong ref, sa bahay. Napaka-importante po yan, kahit ganyan lang po, napaka-importante po. Yun lang guys, maraming salamat po.